ang ating mga katutubong igorot likhang video lesson ni Ginang Luisa Aurea P. Atienza. Tara na at sabay-sabay nating kilalanin ang mga katutubo nating mga igorot. Ang mga igorot ay isang pangkat etniko o katutubo sa Pilipinas. Saan sila naninirahan? Matatagpuan sila sa Cordillera, sa isla ng Luzon, sa hilaga ng bansa. Ang Benguet at Mountain Province ang mga lalawigan na nagmamalaking sila ay igorot. Nag-iisang lungsod sa Carr o Cordillera Administration Region ay ang lungsod ng Baguio. Kaya naman, marami rin tayong makikita ang mga igorot sa Baguio, lalo na sa mga pook pasyalan. Ang ilan sa kanila ay dito rin naninirahan. Pinagmula ng kanilang pangalan. Ito ay mula sa mga Hapon, bilang isa sa mga tribong di nila nasakop sa Luzon. Golot ang ibig sabihin ay bundok at dinagdagan naman ng panlaping i na ang ibig sabihin ay nakatira sa. Sinasabi rin sa pag-aaral na ang kahulugan ng igorot ay taong bundok. Pag-usapan naman natin ang pisikal nilang katangian. Ang nakararami ay mayroong mga matang bilugan ngunit magaganda at karamihan ay pandak. Malalaman mo agad na igorot ang isang babae sa pamamagitan ng kanyang malalaking binti dahil sa pag-akyat ng bundok pati na rin sa mga lalaki. Ang mga balat ng mga igorot sa Benguet ay karaniwang mapuputi, ngunit ang iba ay maitim dahil babad sa ilalim ng mainit na araw. Pagmasdan naman natin ang kanilang mga kasuotan at palamuti. Narito ang ilang kasuotan at palamuti ng mga kababaihan. Narito pa ang ilang kasuotan at palamuti ng mga kalalakihan. Ang bahag ay sinaunang kasuotan na karaniwang sinusuot ng mga lalaki na isa ring uri ng tapis. Makikita nyo naman ang uri ng bahay ng ating mga katutubong igorot. Isa namang dagdag kaalaman, ang Panawi Rice Terraces ay 2,000 taong gulang na mga hagdanang taniman na nililok sa mga bulubundukin ng Ifugao sa Pilipinas ng mga ninuno ng mga igorot. Napabilang din ito sa 7 Wonders of the World dahil sa angkin nitong kagandahan at kasaysayan. Ang pangunahing hanap buhay naman ng mga igorot ay ang pagsasaka. Ang mga igorot ay kilala sa kanilang pagiging masipag, matatag, at tapat sa kanilang pinagmulan. Mayaman sila sa sining kultura at paniniwala na hanggang sa ngayon, sa ibang lalawigan ay naisasagawa pa. Kamusta? Marami ba kayong bagong kaalaman na natutunan? Patuloy nating respetuhin at ipagmalaki ang mga katutubong Pilipino. Hanggang sa muli nating aralin, paalam!